nandito siya. Fidel, nandito si Giselle. Nakita ko, nandito si Giselle. Posible yan. Hindi na ikaw ang may-ari ng fitness gym. Tumabi ka dyan dahil paharang-harang ka. Don't touch me. Ano ang gagawin nila Fidel at Marisa ngayong alam na nilang ang sinubukan nilang patahimikin noon na si Giselle ay buhay pa pala? Magbunga kaya ang ilang taong pinaghahandaan ni Giselle na paghihiganti? Paano mapabago ang relasyon nila Ana sa kanyang mga magulang at Lolo Dencio? Kapag nalaman niya ang buong katotohanan, alamin natin ang mga mangyayari sa huling bahagi ng ating kwento dito lang sa Tadhana. Nakakahiya ang mama mo, Ana. Anak ka pala ng sugalera. Salot? Eto, nakaw mo din ba to? Hoy! Hoy! Ano ginagawa na sa kaibigan namin? Nancy at Billy, aware ba kayo na anak siya ng isang kurakot? Oo nga, like mother, like daughter. Kaya siguro laging top yan sa klase. Binabayaran din yung school. Hoy! Fake news yan! Mga nagpapapaniwala kayo? Mga ututo! Weh, siguro bayad ka rin para maging kaibigan niya. Ako? Bayarang kaibigan? Baka ikaw, binabayaran mo yung mga alipores mong friends na kagaya mong loser! Shrek! Wala kang wow factor! Ikaw! Hoy, tumigil nga kayo! Akala mo, natatakot ako sa'yo! Hindi mo lang kayo naiya, tama na! Sabi tama na eh, nasa school tayo, hindi mo lang kayo naiya! Mga paepal! Akala mo kung sino? Mga tsahang yun? Tama na! Ano na, nasak na ka ba? Okay na to, okay na yung design na to. Ipaprint na to agad, ha? Thank okay, you, good job. Sige. Giselle! Anong ginagawa mo dito, ha? Sasaktan mo rin ba ako katulad ng hobby ng demonita mong asawa? Giselle, nakikiusap ako sa'yo. Tantanan mo na ang asawa ko. Gumawa ka ng video at sabihin sa mga tao na hindi totoo mga binibintang mo sa kanya. I'm begging you. Bitawan mo nga ako? Kapal ng mukha mo. Alam mo kung gaano kasama ang asawa mo. Kasalanan mo kung bakit lahat nangyayari to. Alam mo kung matino kang tao, hindi mo ko pagsasamantalahan. Kung matino kang tao, hindi mo hahayaang ipapatay ang mga magulang ko. Hindi mo hahayaan na barilin ako. At higit sa lahat, hindi mo hahayaan na palakihin ng anak ko kasama ang isang mamamatay tao! Please, Giselle! Hindi ba lamang kayang gawin ni Marisa sa akin? Sa anak natin! Please! Please! Ko, sabi, bitawan mo ko! Ang kapal ng mukha mo, ha? Alam ko kung gaano kasama ang asawa mo. Hindi ba responsibilidad mo na putulin ang sungay niya? Hanggang kailan ka mo magiging alipin at sunod-sunuran na mag-amang kampo ni Satanas? Pwede ba umalis ka na? Ha? Alas! We'll be right back.
Checkmate! Wala ka talagang binatbate ko! I'm going to kill her! The hell, Marisa? How dare you ruin our game? Huh? Dad, she's alive! Smileko. She's alive. Sino? Si Giselle Mateo! Buhay pa pala yung babaeng yun. Hindi ko alam. Buhay pa yung leche nga. And she's out there to ruin me! Calm down. Sit down. She's alive. Sino? Si Giselle Mateo, Dad. Saan mo siya nakita? Sigurado ka na siya yun? Or not just a lookalike or something? Huh? Yes, Dad. Oh. I'm so sure because she is the new owner of the fitness gym. Ibang apelido ang ginamit niya kaya hindi siya napansin ng EA ko. Dad, sobrang pinahiya niya ako kanina. Ang dami-dami niyang sinabi. Sugalera ako, kurakot ako at kung ano-ano pa. Ang daming nag-video. Oh my God! Talagang babawi ako yung baba. That will affect your candidacy. Ano nga yung gagawin mo? Si Anna. Si Anna, gagamitin ko yung anak niya. Tignan ko lang kung hindi lumuhod sa harap ko yung babaeng yun. Walang hiya. Don't you do that. Inosente si Anna. Oh, come on, old man. Stop protecting that girl. She's not even your real apo. Wala siyang kasalanan sa'yo. At wala siyang kinalaman dito. Dawit na yung batang yan simula nung pinanganak siya. Nakakalimutan mo ba, Dad? Na ikaw ang pumersa sa akin na akuin ang pagiging ina kay Anna dahil sa political career mo? Dahil sa kasakiman mo sa posisyon? Nakakalimutan mo ba? Ha? God, you're a monster. Me? A monster? Turn me. Ingat ka ha. Sige na. Miss G! Anna! Kamusta ka na? Bakit mo inaaway ang mama ko? Nang dahil sa'yo, nasira yung image ng pamilya namin. Pati sa school, binubuli na ako. Ano bang ginawa sa'yo ng mami ko, ha? Ha? Bakit ang sama ko? Paano mo yung nagawa? Ha? Pati Anna. Ako, nagbubuli na ako sa school. Ano bang ginawa ko sa'yo? Anna! Ako yung tunay mong ina. What? Are you crazy? I know who my parents are. And I know who my mother is, and hindi ikaw yon. Anna, alam kong mahirap paniwalaan. Ha? Pero ako yung tunay mong ina. Totoo yung sinasabi ko, totoo lahat yung sinasabi ko. Talagang mahirap! I know you're lying. Dahil hindi pwede ikaw yung nanay ko. Anna! Anna! Ang tagal kong inintay na makausap ka at mayakap ka. Hindi ka sa akin, please. Akala mo ba hindi ko alam na sinasaktan ka ni Marisa? Nagagawa niya lang yun dahil hindi ko siya ang naglaban sa'yo. Ano, totoo yung sinasabi ko? Totoo lahat. Ano, ako totoo mo? Ayoko sa'yo! Anna! Look, tulungan si Anna. Tulungan mo ako. Dinukot si Anna. Look, tulungan mo ako. Buhay ka pa palang leche ka? Anong ginagawa mo rito? Fidel, si Anna. Anna dinukot. Dinukot?
Paano mo nasabing dinukot siya? Pinuntahan niya ako sa gym kanina. Nagkasaguta kami, nag-away, biglang may dumating ng mga armadong tao. Tapos dinukot siya. Kalokohan! Gusto mo lang makuha ang anak mo. Gawa-gawa mo lang yan. Sabi po kami ng totoo. Nasaan si Marisa? Call your wife now. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Dad, nakaw ang phone niya. Don't feel good about this. Malakas ang kotob ko na si Marisa may pakana nito dahil binili ko yung gym niya. Sasaktan niya ang anak ko. Hindi ako maaari magkamali. Anong tinatayo-tayo mo riyan? Do something. Ligtas mo apo ko. Get it? I'm not your real mother. Pinapeste ako ng nanay mo, kaya sasaktan kita. Hindi yan totoo. Ikaw ang mami ko. Bobo ka ba? O nagbubulag-bulagan ka lang? Kung totoo kitang anak, hindi kita sasaktan. Boba! Mami! Alam mo, sinubukan ko naman eh. Sinubukan kong magpakananay sa'yo. Why not? Hindi naman kasi ako magkaanak. Why not play the role of a real mother instead? Kaya lang na alibadbaran ako sa mukha mo eh. Tuwing nakikita kita, naaalala ko ang pagtataksil sa akin ni Fidel. Kaya ngayon, buking na ang lahat. Why not kill you? Please. What? I won't kill you just yet. Masyado namang madali kung sa isang bala lang, patay ka na. You need to suffer, my dear Anna. Kailangan mong magbusa. Doon ang dati naming property. Sigurado ka ba nasasama ka sa amin? Oo. Hindi na ako yung mahinang babae na pinagsamantalahan mo noon. Kayang-kaya ko lumaban, lalong-lalo na kung para sa anak ko. Opo, huwag mo kayo mag-away. Remember, we're here to save our daughter. Okay, let's go. Mas mabuti pa maghiwa-hiwalay tayo para mas mabilis sa silang mahanap. Doon kami, dito kayo.
Ano, boss? Samahan kita sa loob? Huwag na. Dito ka na lang. Pakiramdaman mo na lang, kailangan namin na rest back sa loob. Sige, boss. Ingat. Ano? Bad trip. Game over. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Gusto mo masaktan? Wala kang kasing sama, Marisa! Babagsak ka rin! Ano tinawag mo sa akin? Ha? Marisa lang? Matuto kang rumespeto sa nagpalaki sa'yo! Marisa! Daddy! Takawan mo anak ko! Anak mo? O anak mo sa kerida mo? Papatayin ko ng batang to! Sino kaya ang una kong babarilin? Ang asawa kong taksil? Anak ng bastard na inutil! Hayop ka, Marisa! Hayop ka! Baba mo yan! Ibaba mo yan! Gidel! Baba! Daddy! Daddy! Ano ginagawa niyo? Baka naman ka makawalan yung daddy ko! Daddy! Pakawalan yung daddy ko! Daddy! Naman! Iwan ako! Pakawalan niyo si daddy! Ay, nako! Ang dalawang mag-amang kaawa-awa! Hanggang dyan na lang kayo! Pakawalan mo sila! Tignan mo nga naman! Kompleto na ang casting! Nandito na ang keridang kabit at ang bago niyang sugar daddy! Ano? Gusto mong paputukin ko tong sentido ng anak mo? Baba! Baba niyo yung baril niyo! Baba! Anong inaantay niyo, ha? Pasko? Patumbahin niyo ang mga yan! Marisa! Tama na! Daddy! Paawa ka na, Marisa. Kita mo nga naman, no? Ang ina talaga handang isabal ang buhay para sa anak. How does it feel to be shot by me for the second time around, Jesus? Wala kang kasing sama, Marisa. La. You're about to die. Pakihay na lang ako kay Satanas. Marisa! Daddy! Tama na. Sinabog siya. Ano ba? Pidan! Tigitan mo ba? Tama na, Marisa. Ako ang asawa mo! Oo! Ikaw ang asawa ko! Ayaw ko din pagputol sa sungay mo! Sumusoba ka na! Go! I'm sorry, Marisa. I'm sorry sa lahat ng mga pagkakasala ko. Ana, sumama ka na sa totoong mama mo. Ako nang bahala. Daddy! Ana!
natin, Maris. Marisa, patawarin mo ako sa lahat ng maling kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo ako, Marisa. Ayoko kang mamatay, Fidel. Patawarin mo. Lumaban ka, Marisa. Dadaling kita sa ospital. Lumaban ka! Masyado lang kitang minahal. Marisa, patawarin mo ako. Marisa! Marisa! Buti na lang, ma'am. The police lang po ang tama niyo. Napakaswerte niyo. Mukhang hindi talaga ako madaling patumbahin. Pangalawang beses na nangyari sa akin to. Una, nung nanganak ako, binalil ako niya. Huwag kang mag-alala, Miss G. Este, Mama Giselle. Nandito na ako ngayon, and I will defend you. Nandito din ako. Where's my daughter? Where's Marisa? Asa si Marisa? Ha? I'm sorry, Dad. Wala na si Marisa. Dad, mamatay ka! Lala Dencio, please! Mamulong ka sa impyerno! Lala Dencio, makinig ka sa akin. Makukulong na ang dad ko. At ayokong makulong din ang kinalakihan kong lolo. Marisa. Fidel. Arden! Patahimikin mo yung dalawang hampas lupa na yan! May karapatan kang manahimik. May karapatan kumuha ng abogado para may tanggol mo ang iyong sarili. Wala nang mananakit sa'yo, anak. You're safe now. Ang paghihiganti na may kabuntot na karahasan ay parang bagyong mapanira sa lahat ng kanyang madadaanan. Mabuti na lang sa bandang huli, nanindigan si Fidel na ang anak niyang si Ana ang dapat niyang pangalagaan. Kailangan pagbayaran ni Marisa ang mga nagawa niyang kasalanan. Habang ang mag-inang Giselle at Ana, malaya nang nakakapagsimula uli ng kanilang buhay kapiling ang kanilang minamahal. Sa bawat pagbagsak, kaya nating bumangon, kaya nating lumipad, at muling mamayagpag. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.